ito ay mga grade 11 at saka grade 12. So we are about to start the program. Yung mga nasa unahan ay mga estudyante. Then yung sa bandang likuran naman, ito naman yung mga kaguruan ng aming eskwelahan. So, good morning everyone. Rise and shine. To our school principal, department heads, subject group heads, welcome to the flag raising ceremony and opening of progressive and expanded face-to-face classes for school year 2021-2022. Today, I think everyone is in high spirit to see one another, especially our students attending the flag raising ceremony. Na-miss ni bang school? Ay, parang walang sumagot. Na-miss niyo po bang school? Students, syempre, what a nostalgic atmosphere. For almost 2 years, we had faced the challenges brought by the COVID-19 pandemic, and it goes without saying that learning in today's new normal is a tough feat. Not just for the students, but for the parents and teachers as well. But through it all, dito ako sa fourth floor. Ito ang unang araw ng face-to-face dito sa aming school. Ito ay program. May mga social distancing ang lahat ng bata, pati rin ang mga kaguruan. Yan ang mga kaguruan ng aming school. Unang araw ng face-to-face dito sa aming school. Excited ang mga bata ngayon. Kaya lang, ano lang ito. Grade 11 at saka grade 12 lang ang unang papasok dito sa amin. Ang mga pumasok na estudyante dito sa amin ay merong permit ng mga magulang. At siguradong sila lahat ay fully vaccinated. Lahat sila ay nasalang lahat bago sila payagan na pumasok sa eskwelahan namin. Ganon din ang mga teacher. Kinakailangan pa bakunado ang mga teacher, pati yung mga estudyante. Ngayon ay flag raising namin ngayon. Ang pagpasok dito ay hindi sa pilitan. Kung sino lang ang papayagan ng magulang, yun lang ang tatanggapin ng school.
Then pagkatapos nito, balik sila sa modular. Kasi ang pagtuturo dito sa amin ay talagang modular. So ang gagawin ng mga estudyante sa amin, papasok dito ng kalahating araw. Pag uwi nila sa hapon, ay tuloy naman ang kanilang modular. Pagpasok nila sa room, hindi na sila aalis. Isang subject lang sa isang araw ang pasok ng mga estudyante rito. Hindi rin sila lalabas ng mga room. Ina-advise na magbaon silang lahat. Then at kinakailangan laging mag-obserba ng social distancing kapag ka nandoon na sa kanilang mga kwarto. Ibig sabihin nito, sa isang araw, isang subject lang ang papasukan nila sa isang buong araw na yon. Pero hindi naman talaga ito buong maghapon. Sa isang room, 12 lang ang allowed. Kaya maraming batch ang mangyayari. Halimbawang 120 ang estudyante, ibig sabihin, 10 araw yun na pasok. Kasi 12 lang kada isang araw. So ang susunod na pasok ng isang bata, pang 11 araw pa yung unang batch. Kasi iikot. Unang araw yung 12. Yung sunod naman na araw, from 13 to 24. Tapos ang sunod naman 25 to 36. Ganun ang arrangement. Hindi naka full blast ang pagpasok ng mga estudyante rito. Sa isang section 12 lang kada year level. So hindi ina-expect na marami ang papasok dito. Then, pagpasok nila sa room, pag-alis, i-disinfect. Then, yung room na yon ay hindi agad gagamitin kinabukasan. So, merong alternate na araw sa pagpasok sa bawat room. Kasi pagpasok nila, kinakailangan disinfected na. So, pagpasok ng bata, pag-alis, i-disinfect agad yun ang aming mga utility. Then palilipasin pa ang isang araw bago pa pasukin yung room na yun. Lalo na sa inyo, mga mahal kong mag-aaral. Based sa
on the capacity of our school. We can only accommodate more or less 2,800 students per day. So saan natin dadalhin ngayon yung 10,000 dito? Ang mga bata araw-araw. Malaking hamon sa atin ito. Hindi lang sa pamunuan ng Dimas, hindi lang sa buong kalawigan ng kapitid sa pamunuan ng Dimas. Pero, pagkakang ng sumunod. Laban natin ito. At sa inyo ng mga kong mag-aaral, sana gamitin niyo itong oras na ito na kayo ay mag-aaral ng buhay. Don't gamble your life in coming here to make horse training. Kinakailangan pagpasok mo dito ay mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Kalimutan niyo na
plantita, na kahit isang plantita, because this is it. Ito yung katotohanan ng public school. Huwag tayo magplastikan na kasama. We need a cooperation of everybody for build our vision. Kung narinig niyo yung isang professor Carlo, sapagkat kung yung dalawang lang na ng kapag-focus ng ating makaguruan ay kung we can solve the problem of education. To you, my dear students, alam ko na sakit kayo sa inyong pag-aaral sapagkat yung pag-aaral mo kayo talaga ng pag-aaral. Pero sa pamamagitan sa tingin ko sa inyong mga mukha, kayo yung selected students na may interes na magpaloon ng magandang buhay sa inyong mga mukha. Sapagkat hindi kayo lahat na interesado ng mga paso. Last Thursday, Friday, nakuusap kami sa ating mga department heads. Ano ang ating gagawin sa mga magulang na bata na kahit ang eskwelahan ay open na ng face to face, ay mas pinili nila manatili sa loob ng tahanan. At kahit muna na, hindi naman sila, pero kahit tinamad na sila na papasok. That is an challenge sa public administration. Interested anymore for coming back to school. Siyempre, hindi namin pwedeng pabayaran. Dinhalang sa lahat ko, mahal kong kapatid. Hindi pwedeng pwedeng kinakailangan mag-double time tayo. Kinakailangan magtulungan tayo. Estudante man, magola, PTA, mga guro, obisyales ng DepEd, kinakailangan walang iwanan magtulungan ng bawat isa para sa kinabukasan ng ating pangamahal na mag-aaral. Medyo kaming panagyaw lang. Dati, pagpasok niyo sa inyong classroom o classroom, pwede pa kayong lalabas ko. Ngayon, hindi. Mula dito, papunta sa inyong classroom, papunta sa inyong white chair, you are well-guarded. Sapagkat kung kayo ay makatid siya, and then you will be the student. For 3 hours or 3.5 hours, nandun na kayo sa inyong classroom. Kung meron kayong pangangailangan, mas important yung siya. Pwede kayo kung kailan nyo magsiya, kung kayo magsiya. Pero kung gusto nyo magkantin, kalimutan nyo. Hanggat ibabagoyin ang DepEd ang ating pagkakaraan, walang bata na pwede pumunta sa loob ng kantin. Encourage them kayo to build your control kung talagang meron kayong pangangailangan. Pakete sa program, include it there, is coming. Meaning, kayo ay nakukulong. Kayo ay nakukulong. Just in all the pictures,
did not change the fact that only 12 students are allowed in the workshop, and only 20 students in a more or less 4,100 students. So, you cannot abandon the movement. It is a complete, very bad education. Maybe for the workshop, it has been PDE, Junior High School, PDE, and Senior High School. Maybe. But all the academic subjects, based on the capacity of demands, maswerte na kung makapag-link kayo dito ng twice a month sa inyong academy, kata once a month. Because the whole pandemic, the shortages of classroom of the maths is 17. 78 with double CT program and an average of 50 to 55 students per month. Kaya ngayon pa namin sa junior high school, kung hindi magbago ang pamamaraan, katulad ng sinabi ko, ang shortage na 387 classrooms. And in senior high school, based on this schedule, na nagawa namin ng testing, we need still 53 workshops para sa kanyang magtugunan ng ating technology and 84 academic classrooms. Thank you.